Okay. So, the Spirit decides who gets gifts, how they are used, how the church is administered. The Spirit works in each Spirit-filled member of the body to do His will in the church. So, pag hindi ka Spirit-filled, and kontrapelo ka. Kasi hindi ka nakakasakay dun sa gusto ng espiritu eh. No? Yung spirit filled hindi naman ibig sabihin na yung basta nag-aagree ka lagi spirit filled, hindi naman. No? Ang ibig sabihin lang may alam kang diskarte. Pwede kang mag-disagree, pero kung spirit filled ka, alam mo paano mag-disagree. You can disagree agreeably. Tandaan niyo yung salitang yun. No? Disagree agreeably. Maganda ang pagkaka-disagree mo. Hindi ka nagdi-disagree scandalously. Yan ang totoong spirit-filled. Nililid ka ng spirit to disagree dahil mali yung diskarte, mali yung teaching. Pero kung sa spirito yan, maganda ang spirito mo. In love. In love. With reason of the scriptures. Hindi scandalous. Yan ang spirit feel. Tama ba? Tsaka hindi ka nagmamapuri. No? Na okay tayo, napaniwala ako si pastor. Nabali ko yung decision niya, kita nyo na. Ibahin nyo ko. Hindi nyo natatanong. Modesty aside. Nakaganong ka pa. Okay. A stout heart God rejected. The elders rule the church. The elder rules the church. Okay. Christ feeds the church through His elders. In John 21, sabi, Peter, lovest thou me? Yes, Lord. Feed my sheep. Feed my lambs. At tapos, yung sinabi kay Peter na feed my sheep, feed my lambs. Later on, sinabi rin ni Peter sa 1 Peter 5:1-3, the elders which are among you I exhort, which am also an elder. Feed the flock of God. So, yung sinabi ng Panginoon kay Peter, sinabi niya rin sa elders. Ako din elder, sinabi sa akin ng Panginoon, I am a witness of His resurrection, of His sufferings. Kayo na ngayon, ang mga elder, ako papunta na sa Panginoon. Sumusulat ako sa inyo, mga elder, elder din ako. Sinabi sa akin ng Panginoon, feed my sheep. Sinasabi ko ngayon sa inyo, feed the flock of God. So, kung elder ako, nabasa ko yan, okay. Trabaho ko yan. Diyan ako kumuha ng mandate. Hindi naman sinabi sa deacons. Hindi sinabi sa usher. Hindi sinabi sa staff. Hindi sinabi sa kung sino man. Yung sinabing feed. Diba? Sinabi sa the elders which are among you. Kaya, tayo naman mga kapatid, sumusunod lang tayo sa paraan ng scripture eh. We don't arrogate ourselves with some power or authority that is not in the scriptures. Hindi natin inimbento yan eh. Sinabi yan eh. Kaya gagawin natin. Whether we like it or not, if we want to be the truth, in the truth, yun ang gagawin nating pamamaraan sa church. Church government. Hebrews 13:7 says, obey them that have the rule over you. Sabi sa 17, submit unto them. Sabi sa 24, remember them. Them that have the rule over you. Alalahanin nyo sila, magpailalim kayo, magpasakop kayo sa kanila. Instruction nyo sa church. So, the elder rules the church. Not by, because gusto ko yan. Gusto kong maging pinakamataas sa inyo. Kundi yan ang pamamaraan ng Panginoon. Na binilin sa atin. Okay? So, ano na?
God rules the church. Christ rules the church. The Word of God rules the church. The Spirit rules the church. The elder rules the church. The church rules the church. In Acts 11:22, sabi, and tidings of these things came to the ears of the church, and they sent. Sino nagsisend? Yung pastor lang ba? Hindi, the church. In Acts 13:1, while Manaen, the deacons, the elders, were fasting and praying, ministering to the Lord, the Spirit spoke unto them and said, separate unto me Saul and Barnabas for the work whereinto I have called them. And they laid their hands on them and sent them. Sino nag-send? Church. Okay? Acts 15:22, ganun din. Acts 6:35. Nung nag-umpisa na magkaroon ng problema, ang sabi ng isang ng pastor, ng apostle, magkaroon po tayo ng pito who has a spirit filled na magigagawin natin itong trabaho nito, gagawin nila. And we will dedicate ourselves to prayer. So, why will I use this verse? Because it says that, and the saying pleased the multitude. Yun yung agreement ng church dun sa elder. Nag-agree yung church dun sa elder. The saying pleased the multitude. Saan galing yung pleasure of the multitude to agree? From the Holy Spirit. Diba? Kaya sila nag-agree. Kasi sabi ng Holy Spirit sa puso nila, mag-agree kayo dyan. Yan ang tama. Okay. So, the pastor convinces. He persuades. Pag bumalik ka sa 1 Peter 5, nakalagay doon, they must do it willingly, not with constraint. The elders should feed the flock of God, and your feeding should be done, make them willing, not constrain them. Huwag mo silang itali. Hoy, ako pastor dito. Kailangan sumunod kayo sa akin. Dahil kung hindi, sino sa inyo ang tutol? Ikaw na lang magpastor, magre-resign na ako. Pwersahan yun. Pagka ganun ang style, na pag ayaw mong sumunod, sige, ikaw na lang. Mali yun. Do it willingly. Papayagin mo sila. I-convince mo sila na iyan ang gusto ng Panginoon. Matutuwa. Magkaroon tayo unity. Gaganda yung church natin. Kasi ito, sinabi ng scripture yan. Oh. Diba? Tama ba? Mali? Ganun. Now, ito lang. Kahapon lang nangyari. Nag-dissolve ang Mars Hill Church. Alam nyo, ang Mars Hill Church is a mega church. 10,000 yata yan, mahigit. All over the world. Ang tawag sa kanya, multi-site. Ang multi-site church ay through the internet. So, nagko-congregate tayo dito. Congregate sa Pilipinas, sa Italy, sa New Jersey, sa ano. Tapos, yung isang pastor, makikita mo dyan, nagpipreach. Nag-e-amen ka, nakikita ka rin niya. Na nag-e-amen kayo. Meron siyang 20 TV dyan. O, di ba? Church. Tapos meron ding church din na live. Ganun, multi-site. And iskandalo yung pastor. Or, I don't know, financial yata. Scandal. No? So, nangyari, meron silang decision na mag-disband. At na pag-aralan nila out of reading the scriptures na ang mas maganda pala local, autonomous, self-governed entities. Tama pala yung ginagawa natin. Hindi kasi kagad in-implement yung nasa Bible. So kung ikaw ay mag-discarte ng sarili mo, babalik ka rin. Kung gusto mo sumunod sa Bible, babalik ka pa rin sa local church. Oh. So, anong gagawin nila? Ibebenta nila yung lahat ng facilities na yan. Disband it. Benta yan. Tapos, either bigay sa charity, bigay sa gobyerno, bigay doon sa local church, tapos mag-form ulit ng bagong congregation. Para hindi na masabi ni
nung pastor nila na natanggal because of a scandal, na yan pa rin yung congregation na tinayo ko eh. Wala na yun. Kasi disband na yun. So nagkaroon sila ng mga local entities na sila-sila ng sarili nila nag-rule. Whether may authority o wala, kung alam nila yun o hindi. Basta, wala nang pwedeng sabihin na yan pa rin yung amin. See? So ito po ang diagram na sa pagkakaintindi ko, ito akin na to. Hindi galing sa scripture. Wala akong nakita ditong diagram. Wala. So, according to what we studied, ang pagkakaintindi ko is God rules, Christ rules, Spirit rules, the Word rules, the elders rule, and the church rule. And that produces a church action. Kikilos ang church according to all of these factors. That is biblical theocracy. Purihin ng Panginoon sa